Ayun. So, review natin ngayon to. It's a Xiaomi scooter. Ayan. So, on natin kung machine na to. Medyo maingay sa labas. Dito ng aso. Let's start. Ayan. So, nilagyan na natin dito ng lagayan sa cellphone saan hindi mahulog. Ayan. So, to check. Lang yung ano yung average mileage natin then average speed ayan so may app siya sana hindi mahulog yung cellphone natin ayan so let's current mileage so, ayan natin kung gaano yung top speed nito habang ayan we could try it with a feature. Hindi mahulog yung phone. So already at 22 kilometers, 25. So it's running in 25 kilometers, 26 kilometers maximum. And so steady siya sa 25 something kilometer. So yung features nung ano scooter meron siyang cruise control so mapansin nyo hindi na ako nagtatrattle siya. So technically this is ilang taon na sa akin to 2 years ago. And I'm going to check the mileage later. Alam ko around 700 kilometer pa lang ito kasi hindi ko masyado nagagamit kasi may motorcycle ako, may dalawa akong motor tapos meron pa ako nito, may sasakyan pa so yun, hindi siya masyado nagagamit pero it, sa ngayon, kasi GCQ maganda siyang gamitin as an alternative sa magpunta ng office. So, yung ano natin, maganda dito. So, running 25 kilometer pa rin kahit medyo pataas yung daan. Really good. Yan siya. I'm not really sure kung nakikita natin. Yan siya. So, 25 kilometer yung maximum speed natin. And, parang ito yung pinaka... ano niya, sports mode niya. Meron pa siyang isang settings, yung eco mode. Ang maximum lang nata ano si around 18 kilometer per hour. Ayan, so paangat tayo. Bukan natin kung aangat siya dito. So nagda-drop yung speed ng 23 kilometer per hour. Nagda-drop siya. Ayan, so nag-drop siya ng 21. Medyo mataas na. 20. So, medyo mahangin. Okay. So, hindi siya ulit. Kasi pababa. So, going to try to turn. Kasi masyadong madami tao. Saka mahangin. Ayan, so... buwan natin yung go. Magdisira siya tayo dito. Ayusin natin ito, baka makulog. So, bago siya ano, kailangan mo siyang itulak bago siya mag speed bago siya bago ka mag throttle. So, yun, mabilis naman yung ano, yung pick up ng speed niya. So from 0 to 25 siguro mga 5 seconds or less abot niya na yun. So pag pababa syempre bumibilis pa siya. And so nagta 28 km per hour ako based dun sa speed nung gadget natin. So nakoconnect yung phone through Bluetooth, yun yung maganda sa kanya. Tapos
Ayan, so I'm running 26 kilometers at steady hand. So magbabagsak yan up to 25 kilometers per hour. I guess sana. Pero yun, di siya bumabagsak. So nagmamaximum siya at 26 kilometers per hour. My weight, siguro na around ano ako na ngayon. Nasa 70 kilos ako. So kung pang tatravel siya papunta ng opisina, pinaginagamit ko to pang travel ng office dati from May Bunga, Pasig, papunta ng Ortigas Center. It's around 4 kilometers ata yan. Ayan, so maganda siya. Maganda siyang gamitin as an alternative ngayon, lalo ngayon, GCQ. Ayan, so makakabutan natin yung nagbabike, makapansin nyo lang. Ayan, so mabilis na yung, medyo mabilis na si ate sa lagay na yan. Pero makabutan pa rin natin sa speed natin na 26 km per hour. And medyo ihinay-hinay tayo. At may mga tricycle. Ay, may mga motorcycle. So balik tayo sa line natin. So speed run natin. Yan yung speed run natin. That's 26.4 km per hour. 5 kilometers. So balik ulit tayo, speed test. Maglalaro tayo. So pag may tumulog na, that's ay ano, pag may tumulog na, yun na yung cruise speed nung scooter. Ayan, bumabagsak yung speed ko kasi hindi, syempre nakatayo tayo, so yung aerodynamic hindi ganun kaganda. So bukan natin. Okay, diba? Yun, stop muna tayo. So ito yung tura nya, 2 years na yata sya. 2 years ayun, so 2 years na sya. Okay naman siya. Of course, okay lang. Siyempre, mahangin. Nasa, ano tayo? Field tayo. Ayan. Diba? Ganda. Ayun. So, dahil ang pangit sa kanya, yung gulong lang. Technically, gulong. Kasi, hindi ito tubeless. Saka, at the same time, hindi sa yung tawag doon. Yung rubber na ano, hard tawag doon, yung walang ano, yung buo na rubber. So laging napaplat yung harapan, so pinalitan ko na siya. So ito, wala na siyang interior, saka ito buo talaga yan yung sa harapan. So yun yung, tapos yung sa likod hindi ko pa napapalitan. Isa lang yung disc brake nya yung sa likod, yun lang sa likod lang. So okay naman, makagat naman. Tapos sa loob ng 2 years nabreak na yata yun dito. May part dito na bumigay. Ayan, so wala na yung ano, lock. Ayan, wala na yung lock. Tapos pundido na to yung brake light, hindi na gumagana. Yung capacity nya, kung itong ano, kapag fully charge, around 30 kilometer, kaya siya ng 30 kilometer pag fully charge. Tapos charging time niya siguro mga around 5 to 6 hours ng charging time. Hindi na masama for 30 kilometer na ano, na range. Yung speed niya around 25 kilometer na yung mga maximum niya for cruise speed. Tapos yung throttle, yan siya, yung throttle. Mara, hindi siya dito. Siya katulad sa motorcycle. So tanggalin natin yun na ito. Hirap pala tanggalin, magdito lang. Ayan, so mapapansin nyo may button dyan. Ganyan switch on niya. Tapos may apat to. So less than, nasa 75% na lang yung battery light ko. 25% each na light. May bell. Yung bell nya, ano, nakakatuwa. So may brake dito. Pwede i-adjust yung brake. Tapos yung ano niya, pwede siyang mabasa. Huwag lang syempre malubog. ID 67 yata yung ano nito. So pwede siyang mabasa.
pwedeng splash. Yan. Kapag ano, pag ililinis, madali lang naman linisin. Pwede mong buhusan ng tubig tapos brushin. Huwag lang yung dito sa park dito. Ingatan lang yung dito. Kasi nandito yung hub na tinatawag. Nandyan yung motor. Dito sa ilalim, silyado naman, nandyan yung battery. Battery niya sa ilalim. So, kapag kina-charge siya, nandito yung charger sa kabila. Medyo ano. Yan. So, ino-open siya. Silyado siya. Yan. Nakasil siya. So, pag i-charge, tatanggalin lang. Yan. Tapos, babalik. Siyempre. Mamaya. Yan. Maanan ng tubig. So far, yun lang yung review natin dito. Kung may mga katangunan pa kayo, comment down below sa ating channel. Ayun, so may ilaw pala siya dito. Switch na ilaw. Red na ilaw. So, nakokontrol siya using dito. Ayan, so double top yata. Namatay. Ayun, so naka-eco mode pag may green. Ayan, naka-green siya. Buwan natin ilaw. Ayan, so ayan, so may ilaw. Ayan. So subukan natin mamayang gabi yung ilaw niya. Kung gaano kalakas. Malakas naman yan. Para mailawan yung daan. Balik natin. Ayan, so ayaw na siyang matanggal. Ayaw matanggal. My God. Cool. Ano ba? Naka-eco mode lang. Long press off. Ayan. So subukan natin muna yung eco mode kung lang saan yung speed. Ayan, so naka-eco mode tayo. Subukan natin siya. Ayan, so nagka-problema. Ayaw mag-connect ng ano, nung device. So kaya sa eco mode, around 80 km lang yung maximum. Ayan. Tapos, syempre, gusto ko, mas gusto ko yung force mode para ma-maximize yung power nung machine natin. So, sayang, hindi na siya mag-connect. Ayaw ko ng problema. So, kahit ano ganyan siya, ayaw niya. So, mamaya, bibigyan ko kayo ng preview nung ano, app kung paano siya gumagana. So, ako ko. Buwan natin. Muna tayo. At masyad na tayo tinitignan dito. Okay, so we're going to check yung light. Ayan, so yung ilaw niya, ayan siya. Okay. So, we're going to add the device here. Buwan natin siya i-add. Ayan, so na-detect siya na. Natin siya. Skip. Next. And let's get started. Ayan, so ayan, so makikita niya dito is the percentage ng speed. And then ano siyang current battery level, average speed, and then current riding mileage. Kapag sunight ride mo siya, maglalaki yung machine. So fight left, maglaki siya. Tapos meron ditong other settings. Pwede yung paglaruan, may cruise control. Yan, yan siya. Kapag tutunog yan, magkukruise control. May cruise control siya. Tapos pwede mong i-on yung tail light. And then energy recovery strength para mag-charge siya mag-isa pag mga downhill. Ayan siya, meron siyang ganun features. And then vehicle password kung gusto niyo ano, upgrade firmware kung gusto niyo mag-upgrade nito para tumaas yung ano, kunyari gusto niyo gawin 30 km per hour, pwedeng ganun. Mayroong firmware para doon na pwede. And then basic info, ayan, so serial number lang yan for vision. Battery info, so 67%. Yung battery level ko ito lang is 5,299 mAh. Ano siya, so design capacity niya is 7,800 mAh yata ito. Tapos
speed and mileage. Current speed natin is total mileage is 55 kilometer. Yan na yung ano. So estimated remaining mileage ko dun sa 66%, 20 kilometer pa. Hindi pa siyang 20 kilometer. Ayan siya. Ganun lang naman yan. Tignan natin. Ngayon, lalagay natin siya sa sasakyan. Yung ano, natin kung kakasya siya. So, yun yung isa sa mga maganda dito. Napo-fold. Okay, so, lock natin siya. Lagay natin siya sa trunk ng sasakyan. Siyempre, turn off natin yung machine. Pag hindi naman natin siya napatay, mag-automatic off yan. So, lagay natin siya dito. Ano ka? Yeah, buka natin kung kaka siya. Dito lang yung lock. Yan. Try natin. Yan. Medyo mahigpit na. Hindi ko alam kung ano magkano na yung current price nito. Pero nakuha ko to around 17,000 yata dati. Ayan. So, once na baba mo yun. Yan. So, i-ano mo lang yan dito. Yan. Ayan. So, maglalock na siya. Pag naglock, pwede mo siyang bitbitin. So, around 12 kilos yata ito. Yan siya. Tapos, tagay mo lang yan. Ayan. So, ayan. Ewan yun. Kasi yun sa trunk. So, kapag may gusto kong puntahan na single ka, gusto ko lang pwede mo siyang gamitin as a backup na mobility. Okay?